baka lang ano, dahil adulting naman to, age 20 to 30, baka pwede lang natin idagdag. Since age 20 to 30, naghahanap tayo ng partners, di ba? Kailangan ba yung mahanap mong partners, makita mo na aligned na kayo sa financial goals or sa savings or... Oy, magandang usapan yan. Yan. Ito. Ito, may bata dito sa atin. Kasing edad natin, si Adrian. Baka kailangan yan. Yung mahanap mo ba na girlfriend, dapat, ano, magaling din sa finance. Gabi, your thoughts na naman to. Ako, as long as yung mindset namin is towards, alam mo yun, budgeting, growing the finances, having multiple sources of income, yun lang naman hinahanap ko. Again, this is a person-to-person basis, no? What's important is, paano ba to? You build the trust with between your partner. And of course, dapat nako-compromise din kayo, di ba, eventually. Because, for example, ako, medyo aggressive yung mindset, but let's say in the future, yung future partner ko, conservative naman siya when it comes to investing. So, iba naman, so kailangan kami magkaroon ng compromise. And of course, when it comes to finances, kailangan i-open up ko siya slowly because ayaw ko naman na, alam mo yung nagugulat siya sa akin because of finances at mape-pressure din siya, di ba? So, again, case-to-case basis and yung financial compatibility, it really depends talaga eh. As long as you're aligned, like, say, having two kids or having this set of goals, then it's already a minimum for me eh. So, that's already okay. Mayroon kasi na yung isa magastos, tapos ikaw saver. So, things like that, medyo kailangan pag-usapan. So, paano pag-usapan ng limang anak? Ayan, kasama din yan sa usapan. Diba? Basketball team. Ay, hindi, soccer team pa. Soccer team pala gusto. Football. Hindi. Ano pala, soccer team pala yung gusto. Oh, ano, 7, 9, 11. Grabe, soccer team. Ayun. Ayun. Ako sa tingin ko, it doesn't have to be aligned at the start, but yes, it would be important na you sit down before you get married and talk about ano ba yung magiging personal, ano ba yung magiging goals ninyo as a couple, not just financially but in your life, and yes, then kung aligned yung mga goals ninyo, then I'm very sure yung financial habits, it would follow. You would be able to work on your each of your financial goals, each of your mindset, kasi you've agreed to work on a common goal. So, yes, hindi kailangan aligned at the start, but there's a willingness to work together to be able to achieve a financial goal na pinag-usapan ninyo before ikasal, siguro. Oh, totoo yun. Dapat sabi nga, ano yun, di ba? Dapat financially compatible din kayo ng ano, nung iyong magiging partner. Dahil private pa rin tayo, partner, spouse, be, di. Be talaga. As long as yung values nyo align. Yung values, yeah. There's an alignment in values, yeah. I think yeah, that would be a... Then you're on the right track naman. Diba? Yeah. Pag-usapan niyo na. Ako ano lang no. Share ko lang no. Yung ang okay, may hugot na no. Oh, may hugot si Mario. Kaya ba na tinanong eh no. Kaya ba na tinanong. Tip. At share ko lang yung wife ko nung girlfriend ko pa lang siya or nung kinikilala ko pa lang siya. So, 'di ba, kunwari kakain tayo, 'di ba, magtatanungan 'yan. Saan gusto kumain? Ayan. Mm-hmm. Pag bumitaw yung partner mo, yung future boyfriend mo o girlfriend mo sa fine dining, di ba? Every date, every week, parang fine dining ang hinahanap. Sign na yan. Nasa sa'yo na yun. Kung gusto mo ng fine dining or kunwari, break lang or snacks ng Starbucks agad, di ba? Mm-hmm. Or yung partner mo is, try natin umaten dito sa training na to. Versus yung, di, ano lang tayo, bahay lang tayo, tambay lang tayo sa bahay. These are para sa akin yung mga signs na makikita mo na,
okay pala siya, parang matipid siya, ganyan, hindi naman kailangan bongga lagi. Of course, except yung mga monthsary, ganyan. So, monthsary, of course, bongga or give it your best. Pero yung mga ordinary days, kung alam naman niya yung balance na dapat marating, saktong restaurant lang, pwede, it's a good sign na okay siya. Pwedeng align nga kayo tulad ng sabi kanina. Mm. Ako may tip ako sa mga mag i-invite for a date. Ayan. Mm. Tanungin mo yung ano mo, yung ka-date mo na hulaan mo kung saan tayo kakain. Yun. Ay, ganun na to. Kasi kung ano yung sagot niya, doon mo siya dalhin, di ba? So, number one, nalaman mo yung preference niya. Number two, pogi points yon kasi feeling niya, kilala mo siya. So, kung ano, so, hulaan mo saan tayo kakain. Sa Jollibee. Sa Sofitel. Sa Spiral. Paano pag sinabi Spiral? Well, dapat handa ka. Spiral lang sagot ko parate. Spiral. Doon kayo mag-date. Doon mo siya dalhin. But of course, number one, it already tells you something about the person, di ba? Na, naku, mukhang mahilig to sa mga ganitong lugar. So, tanoy mo yung sarili mo na, is this something that, ano mo yun, okay sa iyo, are you willing to spend this much money parate dito sa taong ito, if every time you ask them out on a date, diba? So this would raise a lot of insights, no, regarding the future of the relationship. So ganun, no? And kasi diba ang hilig-hilig na parang saan tayo kakain, tapos ikaw, saan nga bahala ka, etc. Minsan na pag nagiging source ng away pa yun eh, yung pagdi-decide ko saan kakain. So ako, usually, ang technique ko dyan is, I tell the person na, alam ko na kung saan tayo kakain, hulaan mo kung saan. Pero in fact, nagfi-fish ako kung saan niya gusto. Kasi syempre, they would always mention kung ano yung, kung saan nila feel kumain at that time. So, oy, tama, sige, doon tayo kakain. Doon talaga tayo kakain. Ayun, so I hope you guys learned something new dito sa aming kwentuhan. And nakita nyo naman na talagang ito ang aming circle of friends na where we talk about personal finance, business, insurance, investments. And we hope we're part of your circle too. Oh, yes. So, of course. Salamat sa 36,000 people. Oh, hi! Yes. Yes. So after nito, malaking road circle yun. So after nito, 50,000 na. Yes. Hopefully. Ayan. Tapos ma... 100,000 na. No. And of course, pag sa mga regular live streams natin, ay makasama rin natin sila para real time yung kwentuhan natin. All right? So please remember to subscribe to our channel. So if you like this video, then also please share it to your friends and give it a thumbs up. And ano yung line mo, Adriel? Please. Don't forget to hit that notification bell so that you won't miss the video. I guess that's it. So thank you, Marion, and si Adriel sa biglaang online natin. Yes. So kanina pinagkikwentuhan lang natin ito, tapos sabi natin na bakit hindi natin i-video para alam mo yun. Mas lively in this caso. So anyway, so that's it. See you again sa next video natin. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Ingat.